Oriental Mindoro Governor Bonds Dolor nakatakdang magdeklara ng state of calamity sa buong lalawigan. Katubigan sa mga bayan ng Baco at San Teodoro, nakitaan na rin ang oil content base sa ginawang water sampling. Tutukan sa report ni Paul Hernandez ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog. Tuloy-tuloy ang distribusyon ng Provincial at Municipal Health Office ng malinis na tubig sa mga bayan na apektado ng oil spill sa Oriental Mindoro. Ibinababala pa rin na hindi ligtas gamitin ang mga tubig sa deep well at poso. Sa latest bulletin ng Provincial Health Office, 206 na ang nagkakasakit dulot ng pagtagas ng langis. Hirap sa paghinga at ubo ang nararanasan ng mga residente. Inihahanda na ni Oriental Mindoro Governor Humerlito Bonds Dolor ang direktiba para sa deklarasyon ng state of calamity sa buong lalawigan. Pinakahuling nakitaan ng oil content ng tubig sa bayan ng Baco at San Teodoro base sa ginawang water sampling. May presence na ng grease and oil more than the highest standards allowable by DENR. Hindi na raw ligtas na paliguan ng dagat. Kasunod dito ipatutupad na rin ang fishing ban. Pero ayon kay Baco Mayor Alan Roldan, respeto ko yung desisyon ng governor, pero dito sa amin, siguro hindi ako magdideklare ng state of calamity dahil wala naman kami nakikitang dahilan. Kapag nagkataon, dagok ang fishing ban sa mga residenteng umaasa lang sa pangingisda. Dati ang presyo ay 80, 50 ang pinakamababa. Ay ngayon o 30 na lang, minsan 20 pa. Mahirap daw maglako sa bandang hulo. Sana po na may kami pagbigyan muna dahil wala mo po nakikita pabigyan lang sa amin. Sumulat na raw ang pamahalaang panlalawigan sa BIFAR na tukuyin ang mga alternatibong lugar pangisdaan. Mula sa halos 21,000 na pamilya na apektado ng oil spill, higit 75,000 household na apektado ng spillage. Mula sa GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog, Paul Hernandez, nagbabalita para sa GMA Integrated News.